namin Panginoong Hesukristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Hello. Hi. Gusto nating magiging matatalino. Amen po ba yun? Ayaw natin na magiging mangmang. Gusto ba niya maging mangmang? Gusto ninyo magiging matatalino. Ngayon, isang paraan para tayo ay magiging matatalino at hindi mga mangmang ay ating matutunghayan sa aling pagbasa. Very good. Sa unang pagbasa mula sa aklat ng mga kawikaan. So dito sa pagbasang ito, sino ang naghanda ng pagkain at inumin? Ang karunungan. Ngayon, paano tayo magiging matatalino at hindi mangmang kaugnay sa pagkain at inuming inihanda ni karunungan? Talagang matatalino kayo. Siyempre, nandiyan na yung pagkain at inumin. Eh di siyempre, kakainin mo. Nandiyan yung inumin, anong gagawin mo? Tunggain mo daw eh. Okay ba yung tunggain? O, yun. Eh bakit magiging matatalino tayo kapag kinain natin yung pagkain at ininom namin ay tinungga natin yung inumin? Dahil, Alin? Very good. Dahil kapag ginawa natin yon, lilisanin natin ang kamangmangan upang mabuhay. Tayo'y mabuhay. At tahakin ang landas ng pag-unawa, unang karunungan. You see? O sa ibang salita, ang ibig sabihin nun, kung nariyan na ang pagkain at inumin at kinain natin ang pagkain at ininom natin ang inumin at tayo ay nabubuhay, tayo ba ay mangmang o tayo ay matatalino? Yes, matatalino dahil nabubuhay tayo eh. Eh kung tayo ay nandiyan ang pagkain at inumin, nandiyan na nga, hindi pa natin kinain at ininom at tayo'y namatay, matatalino ba tayo o mangmang? Ha? Mga mangmang. So, katulad din ito, ang ating matutunghayan kaugnay sa katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo, tunay na pagkain at tunay na inumin na nagbibigay buhay na walang hanggan. O sa alin pagbasa natin matutunghayan ito? Ikalawang pagbasa ba? Saang pagbasa? Ebanghelyo. Di ba sa Ebanghelyo, sinasabi ni Lord, ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Yung pagkain ba na hindi nagbibigay ng buhay na walang hanggan, tunay ba yon? Hindi.
Ang tunay na pagkain at inumin ay yung pagkain at inumin na nagbibigay buhay na walang hanggan. Kaya yung pagkain kinakain ninyo, hindi yan tunay. Dahil mamamatay kayo. Di ba? Sino nagsasabing mananatili kayong buhay kung makain kayo ng kanin? Mamamatay din kayo, hindi po ba? So, paano tayo magiging matalino kaugnay sa katawan at dugo ni Kristo? Hindi tayo dapat katulad ng mga Hudyo. Ano ba yung nangyari sa mga Hudyo? Nagtalo-talo sila dahil sinabi nila, dahil sinasabi ni Lord, kanin ninyo ang laman ko. So ang nagtalo-talo sila, ay paano maibibigay ng taong ito ang kanyang laman para kanin natin? O kaya ba niyong kanin ang laman? Hindi kayo makasagot. Kaya niyo? Laman ng tao, kakainin niyo? Hindi. So itinuon ng mga Hudyo ang kanilang pansin doon lamang sa laman na ibinibigay ni Lord. Eh siyempre, inakala nila na ibinibigay ni Lord ang kanyang laman sa anyo ng laman. Kaya hindi nila matanggap yung sinabi ng Panginoon. Dahil hindi nila makain ang kanyang laman. Kaya sinaranan nila ang kanilang pagpakikinig at pag-iisip. Pero kung sila'y naging nananatiling bukas sa pakikinig at pag-iintindi sa mga sumusunod na paliwanag ng ating Panginoon, mapag-alaman nila na ibinibigay pala ni Lord ang kanyang laman sa anyo, hindi ng laman, kundi ano, sister? Sa anyo ng pagkain. O, di ba? Kaya dahil sinabi niya patungkol sa kanyang sarili, ito ang pagkaing humaba mula sa langit. So yan, ibinibigay ni Lord ang kanyang laman sa anyo ng pagkain at ang kanyang dugo sa anyo ng alak. Paano natin nalaman yan? Lalong-lalo na sa huling hapunan. Anong nangyari sa huling hapunan? Nagdampot siya ng tinapay. Anong sinabi niya sa tinapay? Ito ang aking katawan o ang aking laman. At nagdampot din siya ng kalis na may alak. Ito ang aking dugo. So yung tinapay ay hindi na tinapay yon. Ang nakikita na lang natin ay anyo ng tinapay. Kundi yon ay si Kristo na. Dahil binibigay niya ang kanyang sarili, katawan at dugo sa anyo ng tinapay at ang kanyang dugo sa anyo ng ala. Kaya, dahil ibinibigay niya ang kanyang katawan at dugo bilang pagkain, ay anong ginagawa natin sa pagkain? Kinakain at iniinom. Kaya, dapat kanin natin ang kanyang laman, inumin ang kanyang dugo para tayo ay magiging matatalino at hindi mangmang. Bakit? Dahil kapag ginawa natin yon, magkakaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Ngayon, mayroon pa bang dapat nating gawin para tayo ay magiging matatalino at hindi mga mangmang kaugnay sa ating pagtanggap sa katawan at dugo ni Kristo? Mayroon sa ang pagbasa
sa ikalawang pagbasa. O mayroong apat, pero babanggitin lang natin yung dalawa. Ano yung dalawa? Nakalagay dito, mamuhay kayong tulad ng mga matatalino at hindi tulad ng mga mangmang. Eh, anong gagawin natin para tayo ay namumuhay na matatalino at hindi mga mangmang? Sabi dito, samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na makagawa ng mabuti. Kaya kapag tayo gumagawa ng mabuti, tayo ba'y mangmang o matatalino? Yun. At huwag kayong mga hangal, sabi dito. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos. Dahil kapag ginawa natin ang kalooban ng Diyos, tayo ay nakagagawa ng mabuti. Kaya bago tayo tumanggap sa katawan at dugo ni Kristo, siguraduhin muna natin na ginagawa natin ang kalooban ng Diyos. Gumagawa tayo ng mabuti at hindi masasama. Maliwanag? Kaya kung may masama tayong ginawa, hindi natin sinusunod ng kalooban ng Diyos, huwag na muna tayong tumanggap ng katawan at dugo ni Kristo. Anong gagawin muna natin? Mangumpisal. Ikalawa, huwag kayong maglalasing. Ano yung sinabi ko? Alam niyo maglalasing? Huwag maglalasing. Dahil yung mga naglalasing ay walang maayos na pamumuhay. Agree kayo? Eh kung lagi lang naglalasing, araw-araw lasing, may magawa mong maayos yun sa buhay? Eh pagkatapos malasing, ano ba yung nangyayari? O sabihin nyo, anong nangyayari kapag lasing na? Yung sobrang lasing na. Gumagawa ng mabuti ba? Hindi na mabuti ang ginagawa. O, hindi ba? So, kapag hindi lagi mabuting ginagawa, maayos ba ang ating pamumuhay? Hindi. Kaya kung tayo'y lasinggero, araw-araw lasing, walang maayos na pamumuhay, huwag muna tayong tumanggap ng katawan at dugo ni Kristo. Amen ba yun? Eh, anong gumumunang gagawin natin? Lisanin natin ang pagiging lasinggero. Eh, wala namang magbibigay sa ating mabuti yung paglalasing. Mayroon ba? Sakit lang naman yan eh, no? Sakit. At pagkatapos kung may sakit ka na, binibigyan mo ng sakit ang pamilya mo. Tama? So, gawin natin yung dalawang ito at iba pa na nabanggit natin at tayo o bago pala natin tanggapin ang katawan at dugo ni Kristo at tayo ay magiging matatalino ba? O magiging matatalino. Sana patuloy kayong hindi mga mangmang, kundi matatalino kaugnay sa ating pagtanggap sa katawan at dugo ni Kristo.